Kumusta mga kabarangay? Sunod-sunod nga ang mga pasabog ngayon dawit palagi ang kupunan ng Hinebra. Ang pinakalatest nga ngayon ay ang pagkaka-involve ng pangalan ni Sistan sa nakambang paglipad at pagsali nga sa bilig. Sistan, nakapagdesisyon na nga ba? Goodbye Hinebra na nga ba? Tara, pag-usapan nga natin ito mga kabs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pang mga video. Shoutout nga pala kila Floydy Adventures, Nerito Chan, Fritz Rubino, Archie Bakud, Gideon De Leon, Franz Robert Feliciano, Kindus Lucanias, at Jeskitay Casil. Maraming salamat sa inyong suporta mga Cubs. Yun na nga, halos nauuso nga ang paglipat ng mga Pilipinong basketbolista sa Japan. Matatanda ang nauna na si Terdy Ravena na nakapaglaro na ng isang season sa B-League. Pagkatapos nito ay sinundan nga siya ng iba pang mga promising na batang players kagaya nina Deliano Brothers, Kobe Paras, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks, at ang pinakalatest nga ang kanyang kapatid na si Kiefer Ravena. Ayon nga sa bagong post na ito ng Spin.ph, may posibilidad nga na umalis nga si Sistan hindi lang sa Hinebra, pati sa PBA, ngayong target nga daw ng bilig naman ang mga big man. Base nga sa post ng Spin.ph, si Sistan at Ian Sanggalang ng Magnolia ang top target ng mga big man ng bilig para ma-acquire under sa Asian player quota ng liga nila. Aside pa sa B-League, ay ang T1 or Taiwan Basketball League ay napabalitang interesado din kay Sistan. Isang rason kung bakit parang desidido na si Sistan ay ang kontrata nga daw niya ay hanggang Disyembre na nga lang ngayong taon. At hindi pa din pumipirma ng extension si Sistan ayon sa mga PBA insiders. Sa kanyang kalagayan ngayon sa Hinebra, ay di nga malayong mangyari ito dahil sa laki ng expectation sa kanya mula nang matrade siya kapalit ni Greg Slaughter. Coming from championship last season, ay inaasahan nga na mas magpapalakas pa si Sistan sa roster ng Hinebra, ngunit kabaliktaran nga ang nangyari. Natapos ang elimination na 8 seed ang Hinebra. Nakapasok sa playoffs ngunit pinataob din agad ng number 1 seed na TNT. Sa halos lahat ng mga games nila ay halatang di pa nga nakakapag-adjust si Sistan sa system ni Team Cone. Ngunit kahit nga bago siya sa team ay di pa rin mapigilan ang kanyang dominance at nagtala pa rin ng average na double-double, 14.33 points per game at 10.75 rebounds per game sa kanyang 12 games na nilaro. At sa last game nga ng Hinebra laban sa TNT, bago sila ma-eliminate, Kayod Merino pa rin na double-double ulit na 17 points at 19 rebounds. Dito pa lang halos kitang-kita mo na talaga ang kaya niyang gawin as an individual player. Tingin ko, kung mag-stay pa siya at mag-extend ng contract, mas magkakaroon siya ng time para makabisa ang offense ni Coach Tim. Tapos mas okay din kung healthy at kumpleto na lahat sa roster ng Hinebra. Tingin ko din mas makikita din ang totoong value niya kapag naayos na nga kanilang team chemistry, lalo na kung magkakaroon ng time na makapaglaro ng matagal silang dalawa ni Japet para nga magkaamuyan at makabisa ang isa't isa as new Twin Towers ng Hinebra. Ngunit isa pa nga sa pinakamabigat na factor kung bakit pwede nga siyang umili sa PBA ay ang napakagarbong offer ng B-League na ayon nga sa source ay 3 beses ang laki sa maximum salary cap ng PBA. Dito mukhang mapapaisip ka talaga kung ikaw si Sistan. Malaki na ang sahod mo tapos less pressure pa kung hindi naman ikaw ang main man ng team. At the end of the day, decision pa rin yun ni Sistan. Yan nga ang mga latest na balita mga kabarangay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay!